kapapasok lang na balita, Comelec nagdesisyon na ang lahat ng mga papel na naglalaman ng petisyon upang ipakansela ang kandidatura ni Bongbong Marcos sa pagkapangulo sa 2022 national elections ay maituturing na basura lamang. Ayon pa sa second division ng Comelec, ay ibabasura na nila ang alinmang petisyon at wala na silang tatanggapin pa dahil malinaw na wala itong sapat na batayan. Kapapasok lang na balita, Comelec nagdesisyon na ang lahat ng mga papel na naglalaman ng petisyon upang ipakansela ang kandidatura ni Bongbong Marcos sa pagkapangulo sa 2022 national elections ay maituturing na basura lamang. Ayon pa sa second division ng Comelec, ay ibabasura na nila ang alinmang petisyon at wala na silang tatanggapin pa dahil malinaw na wala itong sapat na batayan. Ayon pa kay TP, paano na lamang ang inaasahan ng kampo ni Lenny Robredo na disqualification case laban kay Bongbong Marcos na siyang pag-asa nila para mawala sa balota ang tinik sa kanilang lalamunan, gayong ibinasura na ito ng Comelec. Muntik na di umanong atakihin sa puso ang mga dilawan sa balitang ito dahil nasayang lahat ng kanilang pinaghirapan at bigo naman silang pabagsakin si Bongbong Marcos. Narito ang buong pahayag ni TP ating tunghayan. Now, in light daw dun sa discussion pages 1 to 12, yung Comelec daw second division ay napipilitang i-deny yung motion to intervene. So yun yung sinabit ni Calieja na tapos pati yung mga palabok para ibang motion, yung mga answer-answer na sinabit ng Partido Federal. Tapos daw sinabi rin niya na lahat ng mga future na motions for intervention and or petitions in intervention o ano man yun, basura na. Di na nila dedetwahin na raw ng Comelec. Alright. So ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin po nun, babalik lang tayo sa original na motion. Yung original po na motion ay ito, yung may Wikipedia. Ngayon, tingnan natin, ha. Eh, guys, paano to? Any decision ng Court of Appeals, wala dito. Guys, alam nyo, ito lang yung original na petition, yung nilitsyon na natin ng araw. Dahil nga may Wikipedia, ayun, wait lang, pakita ko sa inyo Wikipedia. Ayun! Footnote number 3. Ayun, oh. en.wikipedia.org. My God, I hate drugs. Ito yung petition na sinubmit nila, ano, Christian Buenafe. Ayan. Christian Buenafe, Fidel Slim, Edeliza Hernandez, Celia Lagman Sevilla, Roland Vibal, Josephine Lascano, versus Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Tapos, makikita nyo rin sa footnote number 3. Ayun, no? Wikipedia. Ew. Meron pang alam ko rito, footnote 65. If I remember correctly, hold on. Let me get that. Footnote 65. Yan, 60 na. Wait. Tama. Footnote 65. Natatandaan ko pa. Ayun, no? May Wikipedia na naman. So natitira na lang, guys, yung sabog-sabog na Wikipedia petition na yung first 26 pages, first 25 pages, basura lang, puro drama. So, going back doon sa mga points na ni-raise ng petition, alright, isa-isa lang natin na para malaman natin yung, alam mo, magkaroon tayo ng general feel kung ano yung mangyayari. Okay. Asan ba yung mga issues na ni-raise? Diyos ko, ano ba to? Physical torture. My God, I hate drugs. Hindi naman siya gumawa nun. Tax evasion cases. Diyos ko lang, kwenta. Sabi ni Sandro, hindi daw niya alam kung sino yung maskulados dos. Malamang, di mo alam yun. Kaming mga alta sociedad lang ang may kilala ng maskulados dos. Yung kami mga totoong sosyal lang ang may kilala ng maskulados dos, sex bomb, EB babes. Kami lang talaga, yung mga alta sociedad.
Yung mga kamukha ni Sandro na mga alipin sa gigilid lang, hindi nila alam yan. Malay nila dyan. Kailangan may certain ka na level ng breeding para makakilala mo yung maskulados do, Sandro. Ganun talaga yun. Okay, moving on. So, ito yung mga issue ni, ito yung mga kadramahan, estate tax return, basura po yung drama na to. Bakit? Kasi wala namang final ano verdict dito. Tapos, tax evasion, nakakaloka, hindi po tax evasion ang issue, non-filing. Non-filing po ang issue ng ITR. Iba po yung non-filing sa non-payment. Yung non-payment, hindi ka nagbayad. Yung non-filing, hindi ka nag-submit ng papel. Diyos ko. Sabog na sabog itong petition na to. Wala. Alam mo, kababuyan lang talaga pag nakarisito itong DQ petition na to, guys. Kasi kausap pa talaga yung mga kaibigan kong mga abogado. Marami dyan mga dekampanilya, tapos mga galit pa sa Marcos. Kasi marami akong kaibigan na ano, abogado na anti-Marcos. Kasi super ultra-electromagnetic anti. Tapos kahit sila, natatawa rin sa petition. Alam nyo ba, may chismis? May chismis. Ang chismis, ganito, kahit sa UP law, daw, di umano, yung mga klase doon, hindi nila kinakalkal yung petition na sinabit na to ni Teddy Tay. Dahil sila mismo umay na umay doon sa petition. Seryoso! Kahit sila mismo daw, yung mga maraming mga klase sa UP law, umay na umay doon sa sinabit ni Teddy Tay. Oo, ikaw Sandro, huwag ka na magmaasim. Hindi mo maintindihan yung maskulados dos. Mga alta sociedad lang ang nakakaintindi noon, Sandro. Hindi kasi, alam mo, kasi si Sandro, geologs yan eh. Kahit tayo, ng mga dugumbughaw, tayo yung mga graduate ng ICA, Pavera, gano'n. Charot lang. Ano, tayo yung nakakaintindi noon. Yung pagkakilam, kamukha lang ni Sandro na hindi naman kasosyalan, layan. Hindi mo talaga malalaman, Sandro, huwag mo nang atimin. Huwag mo nang atimin na makilala pa ang maskulados dos. Alright. Wala, ganun lang. So basically, sinasabi po ng Comelec, guys, lahat ng mga ano, palabok na petition na padagdag dun sa mga original na petition, basura na, wag na yan. Sabi niya, eh kung sabi ng Comelec, eh kung file lang din kayo ng file, eh kailan pa tayo matatapos, mga walang hiya kayo. Ganun po ang basic, ang Marites levels na ano, na interpretation na sinabi ni ng Comelec sa para sabi. O di ba may deadline na nga ng November 2? May November 2 deadline. Okay, sige. O eh patandamin yung mga patutsada pa ng mga papwit-pwit na kembular-kembular na ganyan na after November 2. Walang katapusan na lang ba to? Ano ba to? Hanggang dumating si Panginoong Hesukristo, meron pa rin kayong petition for intervention? Ganoon na eksena ng Comelec basically. So dahil diyan, lahat ng mga sinabit after November 2 reject. Ganon. Ganon kasimple lang. So yung kay Kalieha, basura na. Ang diferensya nga lang nito, pag ang natira ay kay Teddy Tay at nabasa nyo, eto, yung mismong sinabit ni Teddy Tay, sasaya kayo. Basura po yung sinabit ni Teddy Tay. TP, ano ba yung nasa eye mo? Ang tawag po rito ay ano, Dragon Ball Z Geiger Counter. Or in Japanese, alam niyo ba tawag sa Japanese dito ng Geiger counter? Alam niyo ba kung ano? Geiger counter. Geiger counter. Ganon. Dapat mayroong galit sa dulo. Geiger counter. Ganon. Ganon. Oh. Totoo yan. May ilaw yan. Oh. It's over 9,000. Alright, 5 questions. Di naman kalaliman itong live ko na to kasi ang babaw lang naman nung eksena ng yung nangyari. Basically, sabi ng Comelec, X, wala nang ano. X na sa palabok. Ganun lang sinabi. Ginagamit ko, ano kasi, itinabi ko na yung Dragon Raider ko kasi nga, kailangan ko to dahil meron akong mission. Pero katatapos ko lang ng mission ko eh. Kolektahin po ang 7 Dragon Ball. Ayan. Narito po lahat ng 7 Dragon Ball. So, wag po kayong mag-alala, guys. Si, hindi bali. Sorry po kay Vice President Lenny Robredo. Sorry po kay Vice President Lenny Robredo kasi po medyo ano mami, ala ka ng panalo eh. Nasa akin na po ang mga mahihiwagang bola. So, kahit na maghahadukin ka dyan, magkakamihami wave ka dyan, ma'am, wala na talaga mangyayari.
Dahil nasa kamay ko na po ang mga Dragon Ball. Tapos hindi niyo po ito hindi niyo po mananakaw to, itong mga Dragon Ball na to, ma'am. Kasi nakaano to, two-factor authentication. Bago niyo manakaw to, ma'am, hihingan pa kayo ng one-time password. Yun, at saka po hindi po ito nakatago sa vault ng BDO. So lalo hindi mananakaw. All right, moving on. Yung survey na bagong labas, mamaya na yun, mga ano tayo, magla-live ako mga 6. Ha, liligo lang muna ako. Next question. Oh. Magkano mo dyan yung nasa mata mo? Magkano order ko? Well, depende sa tindahan. Basta binili ko lang yung ano, Dragon Ball Z Scouter. Ang term. Kasi yung mga ano, mga Amerikano, yung mga hanas-hanas na gusto ganun. Pero ito ano, totoong tawag dito, Geiger counter. Hindi pwedeng Geiger counter, masyadong malamaya yun. Kailangan ano, Japanese talaga guys, yung may ano, yung may hagod ng plema, ganun sila magsalita, may hagod ng plema sa baba. Geiger counter. Ganun dapat. Geiger counter. Ganun. Okay, next. Tapos po, yung po mga nagre-revolution ngayon, dahil yung buhok ko kamuwi, masyado daw ano, paminta, masyado daw palalaki, eh, pagpasensyahan nyo naman po, dahil po, ano ko ba to? Totoo na lang po, sabihin ko na po yung totoo. Matagal ko na po itong tinatago sa iba. Kinikim-kim ko po talaga sa dibdib ko eh. Kasi ayokong aminin eh dahil baka mahusgahan ba ako. Iniisip ko, sabi ko, paano pag sinabi ko yun, mamahalin pa rin ba ako ng mga kaibigan ko? Ipagkakanulo ba ako ng aking mga magulang? Itatakwil ba ako? Ang community on the ground, titingalain pa ba nila ako? Yun ang kinakaba ko. Pero sabi ko, I need to speak my truth. Guys, I really need to speak my truth. So aaminin ko na po na hindi ko pa po ito sigurado ah. Ito ay akin lang naman. May teorya po ako na baka po straight ako. Hirap sabihin eh. Baka lang po questioning. Kasi feeling ko po ano eh, oras na po para magpakatotoo po ako. Feeling ko po talaga, isang malaking kasinungalingan ang sinabi kong member ako ng LGBT community. When in fact, straight pala ako all this while. Ganyan. Promise po, ang hirap pong tanggapin. Hindi ko po talaga alam kung bakit, pero sabi ko, Lord, pag umamin ako, ano sabihin nila sa akin? Pero sabi ko, sawang-sawa na ako, sukang-suka na po ako na mabuhay sa mundo ng kasinungalingan. Ganun. Alright, bye-bye na muna. Mamaya yung payag survey. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag po natin kalimutan na mag-like, mag-subscribe, at mag-komento sa baba. Maraming salamat.